ang pagkakaibigan ni David at Jonathan. Ika-18 kabanata. Matapos makipag-usap ni David kay Saul, nakilala niya ang anak nitong si Jonathan. Naging matalik silang magkaibigan at mahal na mahal ni Jonathan si David, gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Mula noon, hindi na pinauwi ni Saul si David sa kanilang bahay. Sumumpa si Jonathan kay David na magiging magkaibigan sila sa habang panahon dahil mahal niya si David gaya ng kanyang sarili. At bilang patunay ng kanyang pangako, hinubad niya ang kanyang balabal at ibinigay kay David, kasama ang kanyang pamikis, espada, pana at sinturon. Napagtagumpayan ni David ang lahat ng ipinagawa sa kanya ni Saul, kaya siya'y ginawa nitong pinuno ng buong hukbo. Nagustuhan ito ng mga mamamayan, pati na rin ng mga opisyal ni Saul. Nainggit si Saul kay David. Nang pauwi na ang mga Israelita matapos mapatay ni David si Goliath, sinalubong si Saul ng mga babaeng mula sa lahat ng bayan ng Israel. Sumasayaw sila at umaawit na may tamburin at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang napatay ni Saul. Kay David naman ay tig-10,000. Nagalit si Saul nang mapakinggan niya ang awit nila. Naisip niya, sinasabi nilang 10,000 ang napatay ni David, pero ang sa akin ay 1,000 lang. Kulang na lang ay siya ang kilalanin nilang hari. Mula noon, binantayan na niyang mabuti si David dahil nagseselos siya rito. Kinabukasan, pinasukan si Saul ng masamang espiritu na ipinadala ng Diyos at umastas siya na parang baliw sa loob ng kanilang bahay. Tumutugtog si David ng alpa gaya ng ginagawa niya bawat araw. May hawak noon na sibat si Saul at 2 beses niyang sinibat si David. Ang balak niya'y itusok si David sa dingding, pero nakailag si David at nakatakas. Natatakot si Saul kay David dahil sinasamahan ito ng Panginoon, samantalang siya na may pinabayaan na ng Panginoon. Kaya para malayo sa kanya si David, ginawa niya itong commander ng 1,000 sundalo at pinamunuan ito ni David ng buong lakas sa digmaan. Nagtagumpay si David sa lahat ng ginagawa niya dahil kasama niya ang Panginoon. Nang malaman ni Saul kung gaano katagumpay si David, lalo pa siyang natakot. Pero lalo namang napamahal ang buong Israel at Huda kay David dahil pinamumunuan niya sila sa mga labanan. Isang araw, sinabi ni Saul kay David, "Handa akong ibigay sa iyo ang panganay kong anak na si Merab bilang asawa mo. Pero kailangan mo munang patunayan sa akin na isa kang matapang na mandirigma sa pamamagitan ng pakikipaglaban para sa Panginoon." At sinabi ni Saul sa sarili niya, "Sa pamamagitan nito ay mapapatay si David ng mga Pilisteo, at hindi na kailangang ako pa ang pumatay sa kanya." Pero sinabi ni David kay Saul, "Sino po ba ako at ang aking pamilya para maging manugang ng hari?" Nang dumating ang araw na ikakasal na si Merab kay David, ipinakasal na lang ni Saul si Merab kay Adriel na taga Mehola. Samantala, ang isa pang anak na babae ni Saul na si Mikal ay nagkagusto kay David. Nang malaman nito ni Saul, natuwa siya. Sinabi ni Saul sa kanyang sarili, "Ipakakasal ko si Mikal kay David at gagawin ko siyang paing para mapatay ng mga Filisteo si David." Kaya sinabi niya kay David, "May pagkakataon ka pa para maging manugang ko." Kinasabwat din ni Saul ang kanyang mga lingkod na makipag-usap ng lihim kay David at sabihin sa kanya, "Talagang gusto ka ng hari, pati na rin ng kanyang mga lingkod, kaya pumayag ka ng maging manugang niya." Nang sinabi nila ito kay David, sumagot siya, "Hindi ko makakayang magbayad sa hari para mapangasawa ko ang kanyang anak. Mahirap lang ako at galing sa isang hindi kilalang pamilya." Nang ibalita nila ito kay Saul, sinabi ni Saul, "Sabihin ninyo kay David na ang hinihingi ko lang na bayad sa pagpapakasal sa aking anak ay 100 balat ng pinagtulian ng mga Filisteo bilang paghihiganti sa aking mga kalaban." Pero ang plano ni Saul ay mahulog si David sa kamay ng mga Filisteo. Nang sabihin ito ng mga lingkod ni Saul kay David, natuwa siya dahil gusto niyang maging manugang ng hari. Kaya bago pa sumapit ang itinakdang araw, sinalakay ni David at ng mga tauhan niya ang mga Filisteo at napatay nila ang 200 sa mga ito.
Pagkatapos, kinuha nila ang mga balat ng pinagtulian ng mga Filisteo at dinala ang lahat ng ito sa hari. Kaya ibinigay ni Saul si Mikal kay David para maging asawa niya. Nang malaman ni Saul na pinapatnubayan ng Panginoon si David at nakita niya kung gaano kamahal ni Mikal si David, lalo pa siyang natakot kay David. At itinuring niyang kaaway si David habang nabubuhay siya. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng mga Israelita at mga Filisteo. Bawat labanan, mas nagiging matagumpay si David kaysa sa lahat ng opisyal ng hari. Kaya lalong nakilala ang pangalan ni David sa buong bayan.